So yun mga kaalpa, no, for today's video vlog nga ay off topic muna tayo sa parts ng motor. So bale, mag-unboxing muna tayo ng accessories ng drone natin. So itong drone natin ay DJI Mini 3. Ayan mga kaalpa. So bale, binili natin siya ng mga accessories. So worth 708 pesos lang siya, no. So ito, kung makita ninyo, may cancellation with drone. Na-cancel ko kasi yan, pero in order ulit natin, inayos natin siya. So bali, naka-sale siya yung protection cover niya sa motor, 275, bali 170 na lang. So yan, naka-sale kasi siya nun, no. Bali, nasa 858 po siya. At ngayon nga mga kalpa, no, 708 na lang yung binayaran natin. Bale, meron tayong shop voucher code, less 150 pesos, tapos naka-free shipping siya. So ito, bale, apat yan. Meron na rin po siyang rocker speed controller dito sa RC controller natin. Tapos lens cover dito sa may gimbal mga kalpa, no, lalagyan din natin. Tapos meron na rin siyang drone propeller guard. Ayan, para pagka inatake ng ibon, hindi po masisira yung blade natin, at saka hindi po siya anong tawag dito, mag-crash. Ayan. So protection na rin siya para hindi po mag out balance, no, pagka tumama sa mga dahon, sa mga sanga. Ayan. Ito po yung mga in order natin. So bali dito mga kalpa, no, mag-unboxing muna tayo, tapos install natin siya dito. So maganda itong drone kapag ka mahilig po kayong mag-travel. Ayan. So ito, motovlog din naman tayo. So kailangan din natin ng drone, no, para mapakita yung mga magagandang view. Ayan na, i-unboxing na natin itong binili natin sa Shopee. So dito nga mga kalpa, no, na-unboxing na natin sa plastic. So buksan na natin siya sa box. So ito yung gimbal protector, no. Bali kulay black yung pinili nating color variation niya. Ayan, may nakalagay dito black. So unboxing na natin. So ito, maganda tong gimbal protector. Ayan. Para kapag ka lumilipad itong drone natin ay hindi po siya madaling ma-damage, no, pagka bumubunggo o kaya pagka nag-crash. So ito, tanggalin na natin itong lens cover niya. Tapos i-unfold natin yung mga arm niya, ayan. Para makabit natin. Ayan, tignan natin kung paano siya kinakabit. So ito bale, meron po siyang dalawang kon dito. Tawag dito yung pinagsusuksukan. So bale, dito natin siya ipapasok. Ayan. So try nga natin ipasok. And bale, ganito siya. Ayan. Gwapo. Diba, ang angas. So try nga rin natin ilagay itong hood icon lens cover. Kung malalagay pa natin. Ay, hindi na siya malalagay. Kasi meron na siya dito. Ayan, bali ganyan na yung magiging itsura niya. So, pag wala kasi ito, pag tumama sa sanga yan, madadamage yung gimbal niya. So, importante kasi itong gimbal, eh. Ayan, ang gwapo. Parang, ano, spacecraft ng alien, eh. Tapos, subukan naman natin itong isa. Unboxing na rin natin. So ito sa controller to, para kapag ka nagko-control kayo dito sa RC, ayan, hindi po siya ganong magalaw pagka kino-control nyo siya, no. So pagka alimbawa pinorward natin siya, bigla-bigla siyang mag-move, no. So ito kasi parang stopper niya to. Ayan, may guide tire rito, kaya bumili rin tayo nito. Ayan, may mga kasama na rin siyang tools. So tanggalin na natin yung mga box dyan. Ayan. So ito yun, no.
yung ilalagay dito. Tapos meron siyang pangsungkit. Ayan, dito sa may goma. Tapos may mga extra siyang bala, ayan o, na goma. Pagka naputol siguro to, ito yung ipangpapalit natin. Ayan, bali apat yung na extra na goma. Ayan o. So install na rin natin siya dito. Bali 3M din yung ginamit na sticker. So tanggalin muna natin itong joystick niya. Ayan, tanggalin muna natin. Tapos tsaka natin install to, no. So paano bang pag-install nito? Ayan, dapat ganito. Mas matatakpan yung kwan eh. Ah, ito. May guide pala siya, oh. Itong nakikita ninyong akon dito, yung uka niya dyan. Ito, dito siya. Ayan, kasi may pindutan dito, eh, sa may camera shutter. Ayan, bali ganyan yung itsura niya dapat. Tapos, sa kabila, bali ganito din. Ayan, pag ganyan dapat siya. Ayan, oh. Kasi dito naman yung sa may mode, eh. Ayan. So, tanggalin na natin yung 3M sticker. Para ma-install na rin natin siya, no. Kailangan pag i-install nyo to, malinis yung RC controller ninyo, no. Ayan. So, i-sentro na natin siya. Tapos, idikit na natin, no. Ayan. Ang purpose nito, para hindi po siya ganong mabilis. Ayan. Kapag ka nagko-control po kayo ng drone, lalo na pagka kumuha kayo ng mga magagandang shot, ito po yung purpose niya. Parang stopper po siya. Tapos install na rin natin itong joystick. Ayan. Tapos ito rin isa. Tanggalin na natin yung 3M sticker. Tapos ikakabit na natin, no. Ayan. So ayan, may guide naman siya dito, no. Lagay na rin natin yung joystick. So pag bibilin nyo to sa mga ibang shop, baka abutin kayo ng more than 1,000 pesos. Ito, kwan lang siya, no? Nasa 708 pesos lang siya. So, bali apat na accessories na rin yung mabibili ninyo. Ayan. Setup nga natin. Lagay natin yung cellphone natin dito. Para makita natin yung itsura niya. Mamaya, papalip pa rin natin itong drone natin. Ayan. Bali ganyan siya, mga kalpa. Tapos on lang natin yung GPS, full volume natin para marinig natin yung sinasabi, no. Ayan. So off muna natin. Tapos ito namang propeller guard. Ayan. Mamaya na natin install to, no. Huli na natin yan. So next muna natin itong tawag dito, dust protector sa motor ng drone natin. Ayan. So, ayan. Pakita mo lang dyan. Unboxing na rin natin. So, bali 6 pieces po siya, no. May pasobrang dalawang piraso. Ayan. And ito siya. So, ito pang Mini 3 Pro siya, pero fit din po siya sa Mini 3. May kasama na rin siyang tools na screwdriver. So dito, unscrew lang natin yung mga screw dito sa propeller. Paluwagin muna natin. Ayan. So ayan, ganito lang po yung pagtanggal sa propeller. Ayan. So para hindi po kayo malito, unahin nyo muna po yung isang motor, no, na tatanggalan nyo ng propeller. Para hindi po kayo malito. Kasi may mga pattern din po yung mga blades nito. Baka magkamali po kayo sa pag-install. Mapagbaligtad nyo siya, no. So mayroon kasing pattern yan. Tsaka na lang natin i-explain, no. So ito, natanggal na natin yung propeller ng drone natin. So ito, ilalagay na natin siya. Madali lang naman siyang ma-install. So may dalawang butas siya. So ipapantay nyo lang siya dito sa may butas lang din ng kwan natin, tawag dito,
sa screw. Ayan. So ito, kabit na natin yung isa. Ayan, ganyan lang siya mga kaalpa, no? Tapos ikot na natin yung screw para maigpitan. Kailangan maigpit na maigpit po yan mga kaalpa. Ayan. So okay na yung isa. So yung mga kaalpa, no, bali ganito na yung magiging itsura niya. So medyo gumagalaw lang siya ng konti. So normal lang siguro yan, no. Ayan. Ayan, medyo gumagalaw lang siya. Ang importante dito ay natakpan na natin para hindi po siya madaling pasukan ng alikabok. So sa mga nagtatanong, hindi naman po mag-overheat yan kasi kapag lumilipad na yung aircraft ninyo, humahangin naman tong blade eh. So ibig sabihin, meron pa rin siyang cooling system dito sa motor niya. Tsaka mahangin po sa taas mga kaalpa. Ayan. So ito palang hood. Itong gimbal hood. Tanggalin nyo na lang siya mga kaalpa, no? Para kapag kagagamitin ninyo, dun nyo na lang siya ilalagay. Kasi kapag ka nasa loob siya ng case, ayan, sa bag ninyo, baka masira pa, no? Pagka binabiyahin ninyo, syempre gumagalaw-galaw yan. Ilagay nyo na lang din itong lens ng gimbal natin. Tapos madali lang naman pong tanggalin ito. Ayan, so dito nyo lang naman tatanggalin yan. Ayan, easy to install lang din po siya mga kaalpa. Ayan, so dito sa box nya, gayahin lang natin yung position, no. Ayan, so pag ganyan siya, tapos gagayahin lang natin kung ano yung naka-indicate na pattern dito. Ayan, so pagkabukas natin mga kaalpa, may nakalagay na RF, RR, LR, tapos LF, no. Ayan, gagayahin lang natin yung pattern dito. So ito yung LR, dito siya, no. Ayan. So yung pag-install, paganyan lang mga kaalpa, no. So ito, ayan, paganyan lang siya. Papailalim nyo lang siya. Tapos ilalak nyo na siya dito. Tapos ito yung LF, dito natin siya ilalagay sa taas. Ayan. So dito siya, oh. LF. So dito nga mga kaalpa, no, ayan, nakabit na natin yung propeller guard. So i-susok-sok nyo lang sa dito. Ayan. Tapos para mag-lock siya. Tapos dito rin sa kabila. Ayan. Bali ganyan na yung magiging itsura niya. Ang angas, oh. Diba? May protection na yung propeller natin. So, try na natin paliparin. Ting, dito ka. Try natin ibang gano. Ayan. So ito. So maganda yung controller natin dito. Ayan. So napaka-smooth niya. Para hindi mabibigla yung controller natin. Try natin ibang gano sa aquan.
So, ganyan kaganda yung propeller guard. Pag wala yan, titilapon na yung drone natin. Ang dapat naman yung ako ng ganyan. Muntik na maulog. At least hindi siya na-damage, di ba? Maganda talaga may ganda siya. Ikaw ako naulog naman. Ay, atras mo nga. Ay, i-atras mo nga, Pen. Ay, i-atras mo nga, Pen. Yan. At least napakita natin, di ba? Take off. Di ba? Ang galing. Lupad. So, hindi sila maniniwala pagka hindi nag-crash yun, di ba? Yan din yung advantage kapag meron kang hood. Diba tumama yung drone natin doon, hindi siya na-damage yung ako natin. Yung gimbal, diba? Ayan. So okay na siya, diba? So dito mga kaalpa, ayan. So bali yung tumama, ayan yung hood natin dito, no. So kung makikita ninyo, gumagana pa rin yung gimbal niya. Ayan. So ayan, napakaganda pagka meron po kayong ganito sa drone ninyo. Ayan, meron siyang propeller guard tapos gimbal hood guard, ayan. So bali ayan yung tumama, oh. Kung makita ninyo, yung mga may white dito, ayan, pati ito. Ayan, pag tumama kasi yan sa kwan, ganyan siya, no. Tapos, halimbawa, may mga part na kwan, ito po yung tatama. Ayan, itong corner na to. Hindi niya abot yung gimbal natin, no. Diba? So, dito nga mga kalpa, no, pumunta muna tayo sa bukid. Ayan, bakit nga ba may drone tayo? Kasi nga, nagmo-motovlog. Travel din tayo, no. So kailangan din natin ng drone. So kaya ito, kahit na motovlog content tayo, turuan din natin kayo sa mga ganito, no. Kapag hobby nyo po talaga na mag-drone, no. Ayan. So ito po mga kaalpa. So dito nga mga kaalpa, no, magte-test flight muna tayo dito sa bukid. So ayan. Ulitin ko mga kalpa, no, itong guide natin sa joystick, maganda po ito kapag lumilipad na sa taas, para ang purpose po kasi nito, para hindi po siya bigla-bigla na nagmo-move. Kaya may ganyan po siya, parang stopper niya po yan mga kalpa, no. Para halimbawa pagka nag-move kayo sa left, ayan, pag nilep natin, yung drone kasi, yung camera niya, bigla-biglang kakaliwa agad na ganun, no. Kaya nagpalit din tayo nito para maganda yung kuha natin. So nasa sa inyo na yun kung bibili kayo nito. Tapos dito sa drone natin, kung makikita ninyo, nag crash test tayo, binangga natin siya. So wala naman pong damage na natamo yung drone natin, no. Tapos ito yung sumangga, ayan, yung propeller guard natin. Tapos yung panel hood natin dito sa gimbal. And then naglagay na rin pala tayo ng dust cover sa mga motor niya. Ayan, papaliparin lang natin mga kalpa, no, para makita natin, no. At dito sa settings, ulitin ko, click nyo po yung settings, tapos punta po kayo dito sa may tawag dito mga kalpa, sa safety yata yun, nakalimutan ko na. Ayan, click natin yung safety, yung advanced settings, tapos scroll down ninyo, and then turn on nyo po itong payload mode. So lagi nyo pong ito turn on yan kapag may propeller guard po kayo. So maganda itong propeller guard pagka nagpapalipad na kayo ng mataas, no, para maiwasan po natin yung mga bird attack. Tapos kapag
meron po rin kayong gustong sanayin na patras move. Ayan, patras move. Ayan, nagte-training na rin tayo niya, no? Yung patras, yung drone. Tapos may mga obstacle, ayan, katulad ng mga ganyan, palusot po yung tawag doon, no? Palusot na patras moves. Ngayon, try na natin siyang paliparin, no? Take off. Ayan. So, ayan siya mga kaalpa. Hindi naman po ganong mabibigat yung mga pinaglalagay natin dito sa drone natin. Ayan, ganyan po yung itsura niya mga kaalpa kapag lumilipad na yung drone natin. So, ulitin ko po mga kaalpa, no, yung dust cover para sa motor niya ay hindi po yan mag-overheat. So, kailangan nyo rin po maglagay ng ganyan, no, para hindi po madaling pasukan ng alikabok yung mga motor. Ayan. Napakaganda ng drone natin mga kaalpa, simpleng-simple lang, oh. O, diba? O, napakaangas. So, kailangan nyong bumili ng mga ganyang protection para pag nag-crash, hindi po sayang yung pera ninyo, no? Ayan, medyo may kamahalan din po kasi yung mga drone na ganito mga kaalpa. Ayan, try natin papuntahin doon. So, ito, tutok natin dito sa controller natin. Tapos, medyo pakita mo nga rin ng konti yung drone. Ayan, no? Smooth yung takbo. O, diba? Tignan mo dito sa may camera niya. Pakita mo yung camera. O, diba? Pag may ganyan ka, napaka-smooth ng controller natin, no? O, diba? O, ang ganda mga kaalpa. Wala lang kasing memory card yung drone natin. Nilagay natin dito sa GoPro. Ayan. Angas, oh. Try nga natin itulak. Halimbawa, may nadaanan po siyang obstacle, no? Ayan, try natin itulak. Oh, di ba? Oh. Hindi po, halimbawa, ito yung puno, sanga ng puno. Pag tumama dyan, o, diba? O, diba? Naka-steady pa rin siya mga kaalpa. Nag-out of balance lang siya mga kaalpa, no? Ayan, pero hindi natamaan yung kwan natin, yung mga blades. Ayan, yan po yung importante dyan. Once na tumama po kasi yung sanga or yung mga ibon dyan sa propeller natin, magkra-crash na po yan mga kaalpa. So yun mga kaalpa, no, akakawi lang natin na nag-test flight ulit, no. So okay naman sa mga kaalpa. Ayan, napakaganda. So ito po yung unang suggestion ko sa inyo, yung mga dapat ninyong bilhin kapag ka may drone po kayo mga kaalpa, no. So ayan, konting paikot lang natin sa drone natin. Ayan, para maganda yung kuha natin, no. Ayan, napakaangas mga kaalpa. Ang gwapo, oh. Parang mamahalin yung looks niya pag may ganito po kayong mga accessories. Ayan. So, ayan, napakaganda. Kapag gusto ninyong bumili sa Shopee mga kaalpa, magdadrop po tayo ng link dyan sa baba, no? Sa pin comment at dyan sa description box para pag kinlik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo. So, ayan, napakaganda nito mga kaalpa. At huwag nyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.